medyo managa rin. What's up mga ka-hunter farmer? Anong gagawin natin ngayon? Okay na, okay. Gawin natin ngayon creeper. Gagapas yung makina. Let's go. Let's go. Ito yung kukuha sa Palay. Pwede naman yung para maako niya yung Palay. At ito yung kukuha. Parang skillar ng blade sa bago pita na lang. Pwede naman yung giling para pumasok sa lang. Ito yung parang gulong niya. Wow! Dito lalabas yung mga dumi ng paggilingan ng Palay dyan. Iwaltang. Dito lalabas yung Palay. Natin ngayon kasi sa nakuha nating Palay ngayon, marami ba o kanta? Medyo marami rin kasi yung nakaraan. Okay na, okay. Palitan nila ng sako kasi naubusan na sila ng sako. Napaka-konti talaga ng nakuha nilang anong Palay ngayon, ano? Ng sako ng Palay. Kasi wala talagang ulan dito. Tapos yun. At yung pinakamasakit pa doon,
Ang wet is 13. I'm not wrong. Tapos yung dry naman is 17. Hello, Moxidi! At yun, tumawag si Moxidi. At sabi, tinanong niya kung ilan daw nasa ako yung nakuha ng mga farmers. Oh, wala lang, nagtanong lang. So yun. Okay, bye. Yung naapit o nakuhang palay ng mga farmers ngayon. Yun, napakalupit kasi ng panahon ngayon dito. Wala man lang ulan talaga. Kung uulan man 30 minutes, hindi pa malakas. Kaya yun. Tapos eto pang napapahirap sa mga farmers, ano, gobyerno, kung bakit napakamahal ng bigas at napakababa naman ng palay. Kaya ganun. Yung isang kilo siguro ng bigas ganun is 40 plus, ganun. Pero alam nyo, yung isang kilo ng palay lang ngayon 13 yung wet. Tapos yung dry naman 17. Kung sino pa yung hindi masyado naghihirap, hindi pinagpapawisan, at hindi pagod na pagod sa inaraw-araw, sila pa yung yumayaman, sila pa yung mas maraming kita. At kung sino pa yung hindi masyadong kakasakit dahil sa init, pagod, sila pa yung mas ma-progreso ang buhay. Kaya nakaka-miss lang na isipin na kung sino pa yung nagbibigay ng lakas sa pang-araw-araw natin pagkain, sila pa yung nangihina dahil sa gantong proseso ng gobyerno natin. So sana makita lang gobyerno kung gaano kahirap ang maging farmers. Kaya yun, maraming farmers na binibenta na lang nila yung mga lupain nila kasi wala eh. Tabla talo lang pagdating sa palay, sa pagdating sa mga produkto. Napaka mura ng produkto pag sa farmers bumili ang gobyerno o yun. Tapos pag yung farmers naman bumili ng produkto para sa pataba, para sa kung ano-anong pwedeng gamitin para lang pagkaroon ng kita, sila pa yung namamahalan. Kaya wala tayong magagawa dun. Pero sana nananagawagan yung mga farmers ngayon, ano, in behalf of hunter farmers, sana naman magkaroon na ng justisya to ng iyan sa Pilipinas. And that's for our vlog, hunter farmers, keep safe.